Pilipinas, 5 minuto makalipas sa alas 4. DZR Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZR Rich Radio, DZR Rich TV at DZR Rich Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Lunes, July 29, huling Lunes sa buwan ng Hulyo 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Balmones, inyo po muna makakasama sa dalawang oras na balita at talakayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang Umaga Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, unang araw ng klase, uulanin dahil sa low pressure area. Pinagsama rin po yan ang habagat ayon sa PAGASA. Higit na 19 milyong estudyante naka-enroll para sa school year 2024 to 2025. Budget ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa flood control projects, hihimayin ng Kongreso. Bahay naman ang dating opisyal ng gobyerno ni Raid. Dalawang Chinese arestado sa Benguet. Mayor Hani Lacuna tatambakan ni Isko sa 2025 elections. Yan ay batay sa Okta Research Survey. May-ari naman ang MT Terra Nova na nagdulot ng oil spill sa Bataan. Kakasuhan ng Limay Bataan LGU. Magandang umaga, Pilipinas! Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Lunes, July 29, 2024. Live nationwide via satellite sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay stations ng DZRH at ilang radyo natin stations sa buong Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Balmones, ito po si Yuel Reyes. Sa detalye po ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita. Uulanin ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa bansa. Ayon sa DOST PAGASA, ang low pressure area at southeast o southwest monsoon ang dominant weather systems na nakaapekto ngayon sa bansa. Huling namataan ng LPA sa layong 635 kilometro, silangan ng Apari, Cagayan o nasa 780 kilometro, Hilagang Silangan ng Katarman, Northern Samar. Dahil dito asahan na mahina hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Eastern Visayas, Bicol at Quezon Province. Dahil sa LPA habang habagat naman ang makaapekto sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Habang magdudulot naman ng habagat ang ilang mga lugar sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Siyam na minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga, higit sa 19 milyong estudyante sa elementary, high school at senior high school ang nag-enroll para sa school year 2024 to 2025. Sa pinakahuling datos ng Department of Education, nasa 16,268,747 o 19,200,000
na mga estudyante po ang naka-enroll sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Kasama na rin po dyan ang ALS Alternative Learning Systems, State Universities and Colleges hanggang kahapon ng umaga. Sa nasabing bilang, higit 10 milyon ang elementary students, higit 5 milyon naman ang high school at halos 3 milyon ang senior high school. Ang rehiyon na may pinakamaraming enrolled na estudyante ay ang Calabarzon na pumalo po ng 2.8 milyon. Sinundan niya ng Central Luzon at Metro Manila. Ayon sa DepEd, formal na magbubukas ngayong araw ang school year 2024. Umulan man o umaraw, ibig sabihin ho, rain or shine, kung hindi naman ho ganong kalakasan, eh tuloy na tuloy daw ho ang pasok sa eskwelahan. Pero magpapatuloy po ang pagbubukas ng klase sa karamihan ng mga paaralan, maliban ho sa una-una nang naanunsyo na ipagpapaliban muna. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, case-by-case approach ang gagawin sa pagsisimula ng klase. Ito ay sa harap ng hiling ng mga guro na i-reschedule ang pagbubukas ng paaralan. Apila ng Teachers Dignity Coalition o TDC, kailangan din daw kasing isaalang-alang ang physical, psychological at financial preparedness ng mga magulang, estudyante at guro kasunod ng pananalasa ng bagyo. Sa huling datos ng DepEd, halos 1,000 paaralan sa 5 rehiyon ang hindi muna magbubukas ng klase para sa rehabilitasyon ng mga paaralan. Ibinaba naman sa 842 ang bilang ng mga pampublikong paaralan na suspendido ang klase ngayong araw dahil o mula ito sa 1,063 na unang inanunsyo ng DepEd dahil pa rin ito sa epekto ng bagyong Karina at napinalakas ang habagat na nagdulot ng pagbaha at pinsala sa mga paaralan. Mula sa naturang bilang, 452 sa mga eskwelahan ang mula sa Region 3. 225 naman mula sa National Capital Region o NCR. 75 ang galing sa Region 1. 66 ang mula sa Region 4A o Calabarzon at 4 naman sa Region 12. Sa kaugnay pa rin pong balita, magpapakalat ng 33,000 mga pulis ang Philippine National Police sa higit 40,000 eskwelahan sa buong bansa ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, layo nitong matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at magulang sa pagbubukas ng school year. Kasabay nito o pagtitiyak ni Fajardo, maraming pulis pa rin ang nakatalaga sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Karina at habagat. 13 minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga. Umabot sa 26,000 pasahero sa mga pantalan sa buong bansa ang bumiyahe bago ang pasukan ngayong araw. Sa datos ng Philippine Coast Guard, 15,500 sa mga ito ay outbound passengers at 11,700 naman ang inbound. Ayon sa PCG, ang monitoring ay sinagawa ng 3,300 frontline personnel nito na nakadeploy sa 15 distrito. Bukod pa rito, nag-inspeksyon din ng PCG sa 177 sasakyang pandagat at 23 motorbangka. Una na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw, bagamat may ilang paaralan sa bansa ang nagsuspindi ng pasok. Ay, meron hong public service lamang ho tayo dito. Pinapaabot ho natin ng pagbati kay Doc Jose Eduardo Duya, isa pong cardiologist na lagi rin nating nakakausap dito po sa DZRH. Ano po? Yan ay dahil soft opening. Congratulations, Doc, ng kanyang Duya Medical Clinic and Diagnostic Center dyan po sa Munlac 2 building, San Pedro 1, Magalang, Pampanga. Ang landmark po ay harap ng isang Carion's Pastry and Maya's Flower Shop. Congrats po kay Doc Jose Duya sa pagbubukas ng kanyang klinika dyan po sa Magalang, Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas!
Sa iba pa nating mga balita, dinagdagan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang bilang ng mga kanilang tauhan sa mga paaralan sa bansa. Ito ay bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year ngayong Lunes. Bukod pa rito, namahagi rin ang CAAP ng malasakit kits sa mga pasaherong estudyante at mga magulang sa mga paaralan o paliparan ng Zamboanga, Butuan, Surigao, Siargao, Tacloban, Katarman, Kalbayog, Boronga, Napagadian at Dipolog. Laman ang naturang malasakit kits sa mga school supplies tulad ng notebooks, ballpen, snacks at hand sanitizer. Labing anim na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Update naman tayo sa nakaraang pagsalantaho ng bagyo na pinalakas ho yan ng pinalakas ho ang habagat. Umakyat na sa 28 ang bilang ng mga nasawi na naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa habagat at dalawang bagyo. Sa pinakahuling ulat nito, kinumpirma ng State Disaster Agency ang pagkamatay ng 10 katao habang patuloy namang vina-validate ang pagkamatay ng 18 iba pa. Ayon sa NDRRMC, kabuuang higit 3.6 na milyong katao ang naapektuhan ng tatlong weather disturbances. Karamihan sa mga ito ay mula sa Central Luzon, Bangsamoro Autonomous Region, Sokcergen at Ilocos Region. Alas 3 ng hapon kahapon na mataan ang isang bagong LPA sa layong 780 kilometro, hilagang silangan ng bayan ng Katarman sa Northern Samar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Babalik po tayo. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, 21 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na, bango na, Pilipinas! Saba, take 2. Gising na ho, bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balita muna tayo mula sa probinsya. 45 anyos na lalaki nagbigti sa Pangasinan. Ako dahil umano sa depresyon. Ating alamin ng detalye mula kay RH 38, Freddy Fajardo. Freddy. Babalikan natin ng report na yan ni Freddy Fajardo. Samantala, sa iba pa nating mga balita, ipinagutos na ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbusisi ng Kamara sa master plan para sa flood control hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa upang malaman kung effective pa ba ito o hindi na. Ayon kay Speaker Romualdez, gagamitin ang oversight function ng Kongreso para alamin kung napupunta pa talaga ang pera na inilaan natin taon-taon para sa flood control. Sinabi ni Romualdez na gusto rin nilang malaman base na rin sa nakita noong kasagsagan ng Bagyong Karina kung tama o epektibo pa ba ang master plan ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagtugon sa mga baha. Base sa datos ng Kamara, umabot sa 255 billion ang inilaan sa DS o DPWH para sa flood control noong nakaraang taon. Dagdag ng House Speaker, may nakalatag na master plan ng DPWH hinggil sa mga pagbaha. Pero ang tanong, bakit tila hindi umano naging epektibo sa kasagsagan ng Karina at habagat? Sinalakay naman ng mga otoridad ang bahay ng isang dating opisyal ng gobyerno
sa Pinewoods Golf at Country Club sa Tuba, Benguet. Ginawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP. Sa report ni RH41 na Romy Gonzalez, target ng operasyon ng limang Chinese national na noong 2019 pa umano nakatira sa bahay ng dating opisyal. Pero dalawang Chinese lang naabutan at naaresto ng mga operatiba at isa lang sa kanila ang may working visa pero sumasalang pa ito sa verifikasyon. Ito bang dating government official na to, ito rin yung may natagpo ang dokumento na may kaugnayan sa kanya doon sa sinalakay din na Pogo Hub, ano ho? Siya nga kaya yon? Alamin natin mamaya. Siya na mismo, tanungin mismo natin sa Bureau of Immigration. 24 na minuto makalipas po ang alas 4, siguradong tatambakan umano ni dating Manila Mayor Isko Moreno ang o si Mayora Hani Lacuna kung sakaling matuloy ang banggaan nila sa pagkaalkalde ng Kapitolyo. Ayon sa survey ng Okta Research, papalo ng 86% ang boto ni Isko, samantalang 8% naman ang nakuhang ang posibleng makuha ang boto ni Mayora Hani Lacuna kung sakaling ganapin na ang halalan sa Maynila. Ang survey po ay sinagawa noong July 6 to 10, 2024. Kahit pa pumasok sa bakbakan si Senadora Amy Marcos na napaulat umanong nagbabalak na tumakbo sa pagkaalkalde, tatambakan rin ni Isko ang kanyang mga makakalaban. Kung maging three-way race ang halalan sa pagitan ni na Yorme Isko, Mayora Hani at Senadora Amy Marcos, papalo pa rin ng 75% ang boto ni Isko Moreno, samantalang 17% lang sa Senadora at 7% lang sa kasalukuyang alkalde. Ang naturang Okta Research Survey ay sinagawa sa pamamagitan ng panayam sa 1,200 residente ng 6 na distrito sa lungsod ng Maynila. Mapipilitan naman ang lokal na pamahalaan ng Limay Bataan na kasuhan ng may-ari ng MT Terra Nova na nagdudulot ngayon ng oil spill. Sinabi sa DZRH ni Mayor Nelson David ng Limay Bataan, ito ay kung walang gagawing aksyon ang Shogun Ships Company Incorporated para sa mga napeperwisyong residente sa lugar. Hindi pa rin anya nakikipag-ugnayan sa LGU ang kumpanya at wala rin ipinaabot na tulong para sa 4,000 apektadong mangiisda. Sa community lang na Limay, almost 4,000 ang mangiisda namin. At saka sa lukulan, sinusuportan namin ng ayuda dahil hindi talaga nakalabas for almost a week. Tignan pa namin, hindi pa namin nakakausap kung pagkakas ang ginawang aksyon para sa aming mamamayan, matipitan kami gawa ng aksyon at ang mukha na sinabi mo. Yan po ang tinig ni Limay Bataan Mayor Nelson David. Pero nananatili naman umanong manageable ang oil spill at natapalan na rin ang 2 sa 4 na butas ng oil tanker. Inaasahan naman tatagal sa loob ng 1 linggo ang ginagawang pagsipsip sa tumagas o siphoning na langis ng mula sa lumubog na motor tankers sa Limay Bataan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balillo, ang bagkuhan ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang oil spill sa Manila Bay. Paglilinaw ni Balillo, kakaunti lamang ang tumagas na langis o ito ho yung karga mismo na industrial fuel. Dahil buo pa naman ania ang tangke na pinaglalagyan nito. Matatanda ang nilagyan na ng PCG ng dispersants at booms ang lugar kung saan lumubog ang motor tanker upang mapigilan ang oil spill. Mas pinalakas ng leading finance application na GCash at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang kanilang kolaborasyon upang maprotektahan ang mga lokal na komunidad pati na ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs
mula sa tumataas na kaso ng cyber fraud. Sinabi ni PNP ACG Acting Director Brigadier General Ronnie Francis Carriaga na kailangan ng mga government at private sectors ng mas epektibong cybercrime strategies higit na sa grassroots level. Ayon kay Carriaga, naging importante ang kanilang pakikipagtulungan sa mga digital financial institutions kagaya po yan ng GCash dahil halos lahat ng transaksyon ay ginagawa na digital. Tiniyak naman ng GCash na sila ay sumusunod sa mga regulatory requirements at patuloy na gumagamit ng world-class security features upang protektahan ng mga users laban sa mga scam. Dalawampu't siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, dadalo si Senadora Amy Marcos sa incorporation rights para sa Philippine National Police Academy, sandirangan class of 2028 ngayong Lunes ng umaga. Gaganapin ito sa Brigadier General Cicero Campos Field, Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Magsisilbing guest of honor at speaker ang presidential sister, maging sa groundbreaking ceremony ng Marcos Field. Sasaksihan ni Senadora Marcos ang formal na pagpasok ng Cadet Corps ng Philippine National Police na mga bagong kadeteng na iraos ang halos 2 buwang New Cadet Orientation Course. Pagkatapos nito, makikipagdialogo naman ang mambabatas sa ABC President, mga kapitan at SK sa bayan ng Silang. Matatandaang si Senadora Amy Marcos ang nagsulong na mapalawig sa 6 na taon ng kasalukuyang 3 taong termino ng mga opisyal ng barangay. Isusulong naman ni Congressman Erwin Tulfo at mga kasamahan ngayong Linggo na sagutin na ng PhilHealth ang pagpapagamot laban sa leptospirosis at tetano ng mga pasyente na biktima ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha at sunog. Ayon pa kay Congressman Tulfo, malaking ginhawa sa mga pasyente lalo pat kung biktima sila ng kalamidad dahil sa kanilang mga lugar. Sinabi ni Tulfo na ito pa ang isang problema na tila nakakaligtaan ng pamahalaan. Ang pagpapagamot ng libre sa mga biktima o mga residente na tinamaan ng sakit at paghupa ng kalamidad. Ito ay dahil nakafocus ang effort ng gobyerno sa typhoon o sa bagyo o sa sunog. Panukala ni Tulfo, sagutin ng PhilHealth ang pagpapa-ospital sa mga tinamaan ng leptospirosis maging ang tetano dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Sa kaugnay na balita, nangangamba naman si Health Secretary Ted Herbosa na tumaas ang kaso ng leptospirosis kasunod ng malawakang pagbaha. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Secretary Herbosa na aabutin ng 1 hanggang 2 linggo bago maramdaman ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis dahil dito pa lamang lalabas ang sintomas ng sakit. Pinayuhan ni Herbosa mga lumusong sa baha na kaagad magpatingin sa doktor para maagapan ang sakit dahil dito o dahil ito ay nakamamatay kung mapapabayaan. Matatandaang noong bagyong Ondoy, pumangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng leptospirosis sa buong mundo, sunod po sa India. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:42 ng umaga. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Thank you.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, 45 anyos na lalaki nagbigti sa Pangasinan dahil lumano sa depresyon. RH38, Freddy Fajardo sa detalye. Freddy, nakaburo na ngayon sa kanilang tahanan sa barangay Binday San Fabian ang mga labi ni Lester Lee C. Vidal, 45 anyos matapos itong magbigti. Sa ulat ni San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, nag-imbestiga ang kanyang mga tauhan sa reported suicide incident sa lugar at nabatid kay Estela Marie Fernandez, 44 anyos, live-in partner ng nasawi na nasa Alamino City, Pangasinan siya, at inaasikaso ang kanilang negosyo nang mag-video call sa kanya si Lester bandang alas 2:40 ng hapon at umano'y nakakaranas ito ng labis na depression at sinasabi na magpapakamatay na siya. Pinalalahanan ni Estela ang asawa hanggang sa matapos ang kanilang usapan, subalit bandang alas 5 ng hapon muli niya itong tinawagan, subalit hindi na sumasagot. Agad siyang bumiyahe mula Alamino City patungo San Fabian at alas 11:45 na ng gabi na siya makarating sa kanilang bahay at bumulaga sa kanya ang nakabiting katawan ng asawa gamit ang extension wire. Agad itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay at kinalaga ng tali ang asawa at itinakbo pa sa hospital, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Ito si Freddy Pardo, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, mag-good news na muna tayo sa mga kasama ho nating taxi driver, mga TNVS, jeep, bus na nakikinig ho, naka-tune in sa atin sa DZRH at DZRH TV. Iasahan na po ang tapyas presyo sa mga petrolyo o produktong petrolyo bukas. Maglalaro ang rollback sa 70 hanggang 90 centavos kada litro sa gasolina, habang 60 hanggang 80 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod o posibleng dahil ito sa positibong pag-uusap sa Gaza Strip na nakaapekto sa supply ng langis sa buong mundo. Yan po ay sa posibilidad ng ceasefire o tigil putukan na dyan ho sa Gaza. Armed Forces of the Philippines, tiniyak naman ang kaligtasan ng mga guro at estudyante laban sa mga komunistang grupo na manggugulo ho sa pagbubukas ng klase dyan sa Northern Samar. RH34, Jane Galit Bantayan sa detalye. Jane.
Magbabantay naman ngayong araw ang kapulisan at makasundaluhan dito sa lalawigan ng Northern Samar sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Montaño, taon-taon ay sinisiguro nilang kaligtasan ng mga estudyante kung saan na magdideploy ng mga pulis sa mga paaralan at sa mga matataong lugar ngayong araw. Siniguro naman ang makasundaluhan na ligtas ang mga guro at mga mag-aaral sa mga interior barangay sa lalawigan laban sa banta ng komunistang grupo. Ayon naman kay Deputy Brigade Commander Colonel Rosana, matagal ang hindi nakakalapit sa mga barangay ang nasabing komunistang grupo dahil na rin sa mahigpit na seguridad at pagbabantay ng mga kasundaluhan doon sa mga lugar. Sinabi naman ng DepEd na handa na ngayon ang pagbubukas ng klase sa kabila na dito sa lalawigan ng Northern Samar ay hindi pa maabot ang target ng number of enrollment ngayong taon. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arch 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, muli namang nag-ikot si Senadora Amy Marcos sa Metro Manila at mga karatig dalawigan matapos manalasa ang Super Typhoon Karina at Habagat. Personal na inalam ng Senadora ang pinsala ng bagyo at kalagayan ng mga sinalanta sa Navota City, Taguig, Bulacan at Pampanga. Mismong si Senadora Marcos ang nagpaabot ng relief goods, nutribans at hot meals sa mga pamilyang binagyo. Kabilang sa tinugon o tinungo ng Presidential Sister ang Hagonoy, Maykawayan at Giginto sa Bulacan, gayon din ang Makabebe at Masantol sa Pampanga. Kasama si Senadora Marcos sa paglilibot ang Nutri-Jeep ng kanyang tanggapan para mamahagi ng Nutri-Ban sa mga bata. Matatandaan na noon pang isang linggo nagsimula mag-ikot ang Senadora sa mga lugar na pinakanasalantaho ng Bagyong Karina at Habagat. Umalo naman sa 3,628,000 katao ang bilang ng mga apektado ng Bagyong Karina, Butchoy at Habaga. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula ito sa mga 3,000 barangay sa bansa. Karamihan sa mga apektado ay mula sa Rehiyon 3, Pangsamoro Region, Soksarjen at Ilocos Region. Sa kasalukuyan, nasa 168,000 mga individual o 42,000 pamilya ang nananatili pa rin sa 1,025 evacuation centers na nasa 900,000 individual o katumbas ng 217,000 pamilya ang nakitira sa kani-kanilang mga kamag-anak o mga kakilala. Labing siyam na minuto na lang ho at alas 5 na ng umaga. Balik tayo sa mga balita sa probinsya. Crimes against person, nangunguna na kaso ng mga PDL na nasa kulungan ng BJMP Eastern Visayas. Anong ibig sabihin yan? RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Crimes against person, ang mataas na kaso ng mga nakulong na mga person na deprived of liberty sa mga kulungan na pinamamalaan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito ang sinabi ni BGMP Regional Director, Jail Senior Superintendent Bernardo Sanchez Aysang Panayam. Sa halos 2,000 mga PDL sa Eastern Visayas, 30% dito may kaso na crimes against person. Ito ang murder, frustrated murder, homicide, frustrated homicide at physical injuries. Hindi ang pagtutulak ng illegal na droga ang mataas na kaso ng mga nakulong na PDL sa BGMP kung insular prisoners na nililipat agad nila sa kulungan ng Little Regional Prison sa pamahalaan naman ng Bureau of Corrections. Malaki ang tulong na mapababaan ang populasyon ng PDL sa BGMP matapos mailipat ang ilang mga PDL sa Abuyog Penal Colony dahil ang mga penalty nila lampas na sa 3 taon, 1 buwan at 1 araw na pagkakulong. Na dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Labing pitong minuto po bago mag-alas 5 ng umaga. Isa namang miyembro ng New People's Army arestado sa operasyon ng mga militar dyan po sa Albay. RH18, Ruel Saldico. Ruel. Arestado ang isang aktibong miyembro umano ng rebelding NPAs na isang intel-driven operation ng 49th Infantry Division ng Philippine Army at ng PMP sa barangay Tibabo sa Pidor ng Albay nitong nakaraang araw. Kinalala ang narestong rebelde na si Ruben Besco Uno na umano'y aktibong miyembro ng NPA sa lugar. Ayon sa report ng Pidor ng Municipal Police Station, nagsagwaan ng operasyon ang mga militar at kapulisan ng makasalubong namang ito ang rebelde sa daan ng konsayan at may dalang baril. Sinubukan pa sanang tumakas ng rebelde, ngunit hindi ito nagtagumpay hanggang sa maaresto. Nakuha sa kustodiya ng rebelde ang isang caliber 45 na baril at dalawang magazine at mga bala. Nasa kustodiya ngayon ng PMP ang rebelde, natatagtang sampa ng kasong patong-patong na paglabag namang sa illegal possession of firearms. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, inyo pa rin hong nakakasama, UL Reyes. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas. Hello, Balmones. Ito po si UL Reyes. Ngayon pa rin pong July 29, 2024, unang huling Lunes ng Hulyo, pero unang araw ho ng pasok ng ating mga chikiting, ng ating mga anak, sa karamihan ho ng o sa lahat ng pampublikong paaralan. Pero case-to-case basis nga po yan, sabi ng DepEd, mula sa higit 1,000 ibinaba na lamang yun hong mga paaralan na magpo-postpone sana ng pasok ngayong pong araw dahil sa nasa lantahon ng kalamidad. Yan ho'y nagdaang bagyong Karina at pinalakas ho ng bagyong Karina yung naramdaman nating habagat. Kaya ingat-ingat ho ha, kung maulan man ho sa inyong mga lugar, wag ho natin kalimutang baunan ng kapote ang ating mga anak. Meron lamang tayo ditong pagbati sa magsasakang reporter Kamer Lyson, ginawaran ng Asia's most versatile and promising TV host on agriculture, reporter, columnist and vlogger of the year, si Mer Lyson, na lalong kilala sa tawag na magsasakang reporter. Siya po ay dating presidente ng Manila Police District Press Corps. Ang parangal ay binigay kay Lyson sa isinagawang 9th Asia Pacific Luminaire Award sa Ballroom Heritage Hotel sa Pasay City. Kinilala ng Asia Pacific Luminaire ang malalaking ambag ni Lyson sa larangan ng agrikultura hinggil sa pagpapalaganap ng urban gardening at organic farming sa bansa. Si Lyson ang siyang host ng Masaganang Buhay na napapanood ho sa iba't ibang himpilan ng radyo at telebisyon. Samantala, kasabay ho nito, ipinaabot din natin syempre, magpapahuli ba to ang atin hong pagbati sa ating Sister L, Elaine Apit, at kay Lakay Deo Makalma na ginawaran ho ng Best Public Affairs Tandem Host dyan din ho sa 9th Asia Pacific Luminaire Awards. Kaya ang ating pagbati ho kay Boss Lakay Deo Makalma at Sister L para ho sa programang Damdaming Bayan. Tayong aasahan na breakfast ngayong umaga. Mukhang may magbo-blow out. Maganda-ganda ang meron. Meron tayong breakfast ngayon. Talagang happy. Congratulations muli. Inuulit natin kay Lakay Deo Makalma at Sister L, Best Public Affairs Tandem Host ng programang Damdaming Bayan.
Baby, we ain't got no place to... Oy, ingat-ingat ho ha. Nababanggit ho natin yung pagbabalik ng klase. Balitaan nyo ho kami kung kamusta ho ang sitwasyon sa inyo-inyong mga lugar. Kung maulan ba o maambon. Good morning dyan sa Botolan sa Zambales kay Henry Escalante Dulohan. Good morning po Arsenia Javier mula naman sa Nueva Vizcaya. Flor Delis Espadilla kay Nardet Somera ng Poblacion Isan Ildefonso Ilocos Sur. O yan, kapusta ho dyan sa Ilocos Sur. Ang ganda ho ng lagay ng panahon dyan nung pumunta tayo. No? Nelson Malinao, good morning. Estelia De Castro, Angelita Tuico, ganyan din kay Loida Sacramento na nakatutok naman sa Santa Rosa sa Laguna. Baby, we ain't got no place to go. Kumusta ho kayo? Ingat-ingat ho sa mga papasok, sa mga nagpe-prepare ng kanilang almusal para ho sa kanilang asawa at kanila, syempre, mga anak na magbabalik eskwela ho ngayong araw. O ngayon nang binabanggit natin na yan, nasa linya natin si RH33 Benji Antioquia. Meron daw pong mga sinuspending klase sa lalawigan ng Quezon dahil ba to sa mga pag-uulan. RH33, Benji Antioquia. Benji? Yes, good morning kasamang Yuel. Dito sa part ng lalawigan ng Quezon, apat na paararan ang walang pasok dito sa bayan ng General Nakar sa Quezon. Maliban dito sa ibang mga paaralan dito sa lalawigan ng Quezon, particular sa Lucena City, ay may pasok ngayong unang araw. Maliban sa mga private na college na August 5 pa, magbabalik ang nasabing pagpasokan. Pero ngayong araw ng Lunes ay mayroong mga pasok. Yung iba kasi nalilito, maraming nalilito dito sa mamamayan ng Quezon kung kasama nga sa Region 4A na idineklara ng ating butihing DepEd Secretary Sani Anggara na ang Region 4A ay walang pasok ang ibang mga paaralan. Subalit sa lalawigan ng Quezon ay dito lamang sa bayan ng General Nakar sa Quezon, apat na paaralan ang walang pasok sa ngayon at magbabalik sa July 31 na kasamang Joel. Benji, marami ba mga eskwelahan sa Quezon Province ang ginamit pa rin na evacuation center? Wala namang nitong nakaraang bagyo, wala namang nag-evacuate dito sa part dito ng sentro, maliban dito sa part ng Rina area. So naka-ready sila kung sakaling maglalandfall ang nasabing bagyong Karina dito, pero hindi naman dumaan sa awa ng Diyos dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya hindi kampante pero naka-ready, kaya maraming school pa rin ang mga naka-ready dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, marami excited ngayong araw na ito, Lunes, na papasok. Subalit nung mabasa ng ang post doon ng sinasabi nga kasama sa Region 4A o umatik ang Quezon, ay sa part lang ng General Nakar sa Quezon, pero sa Lucena City ay mayroong pasok ang nasabing mga public at private dito sa elementary. Oo. Yun. Alright. So, maraming salamat. So, yan ang update na kasamang Joel. Ito si Benjan Chukya ng Artist 33. Nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH33, Benji Antioquia. Nag-uulat ng live sa Quezon Province. So, yun ho ha. Mabuti hong makibalita sa kung nag-anunsyo ba ng walang pasok. O di kaya naman ho, nag-postpone ng pasok ho sa inyong mga lugar. Baby, sa mga kasama ho nating taxi driver na bumabiyahe ho ngayon, good morning ho. At dahil maganda-ganda na ang panahon, medyo hindi na naambon kanina. No? Siguro naman sisikat na. Sisikat na rin ho ang araw, anumang minuto mula ho ngayon. Helen Villanueva mula ng Molino, Bacoor, na nakatutok sa DZRH Radio. Ay, maraming salamat ho. Ligaya Supa ng Valenzuela City,
Marilu Jeronimo ng Kabanatuan at Edward Nang ng Lucena City sa Quezon. Eh okay naman daw ho ang panahon sa kanilang lugar. Eh, wala ring ulan. Ay salamat naman ho. At maging pag-ambon. Eh update muna tayo. Makibalita nga muna tayo sa statis sa Olympics. Ano na ba ang medal tally? Sino nga ba? Marami nagulat ha nung Sabado ha, sa comeback performance na nag-iisang Celine Dion. Pero meron din namang bumatikos doon sa mismong opening, bahagi ng opening, yung last paghalintulad daw yung performance ng mga drag artist, eh naging kahalintulad daw, mistulang naging kahalintulad ng Last Supper painting ni sino nagpaint ng Last Supper? Leonardo da Vinci. Yun. Eh marami hong bumatikos diyan na maging lalo na ho yung nasa naniniwala sa Kristiyanismo, Katoliko. Pero nang ang latest ho dyan, eh nag-sorry yung Paris Olympics committee spokesperson. Bueno, bago tayo mapunta kung saan-saan, eh ito ho, number one ho ngayon as of 1 a.m. July 29, ang Australia. Meron ho nga 4 na gold at 2 silver. Total po niyan ay 6 medal. Samantala po mangalawa naman po ang South Korea na may 3 gold, 2 silver at 1 bronze medal. Pangatlo naman po ang China na may 3 gold, 1 silver, 1 bronze. Pangatlo din po ang bansang Japan na may 3 gold, 1 silver at 1 bronze. Habang panglima at panganim naman ang France at USA. Samantala ang Pilipinas naman po humahabol pa. Wala pa tayong medal as of now. Pero ang pinakahuling update ho sa ating atleta na sumasabak ho dyan, ang atin hong Filipina boxer na si Ira Villegas ay umabansay na po sa round 16 ng women's 50kg division, matapos so manalo na via unanimous decision kay Yasmin Motaki ng Morocco. Susunod ho, nakakaharapin ni ng ating atleta, Filipino boxer Ira Villegas, si Rumaisa Bualam ng Algeria. Yeah, good luck ho sa mga atleta natin dyan, mga kababayan natin na sumasabak ngayon sa Paris Olympics. Eh dahil dyan, eh magbalitang showbiz na rin muna tayo. Actress ho na si Silvia Sanchez, todo ang suporta sa Paris Olympics 2024. Ating alamin ang detalye mula sa ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Ilan sa mga kababayan nating nagsadya pa sa Paris para manood ng Paris Summer Olympics 2024 ay ang mag-asawang Silvia Sanchez at Art Ataide kasama ang bunso nilang anak na si Savvy. Nakatext ko si Silvia kahapon at sobrang nag-enjoy daw siya sa panunood sa lahat ng mga kompetisyon doon sa Paris Olympics. Iba raw talaga ang feeling kapag nandun ka, lalo na ang mga kababayan nating atleta ang naglalaro. Ang text ni Silvia sa akin, dapat na sumuporta tayo sa mga atleta natin, pampalakas man lang ng konti ng loob nila na may mga kapwa Pinoy na nakasuporta sa kanila. Eh, go tayo dyan. End of quote. Napanood daw niya ang laban ni Carlos Yulo sa gymnastics at si Samantha Catantan sa fencing. Sobrang nakaka-proud daw na nakikita ang mga atleta nating lumalaban para sa ating bansa. Kaya ang sabi pa ni Silvia, bilang isang producer ay parang na-inspire daw siyang gumawa ng pelikula na naglalahad ng kwento ng mga atleta natin kung paano sila nagsimula hanggang sa nakarating sa Paris Olympics. Naubos na raw ang boses niya sa pag-cheer sa mga atleta nating nakikipaglaban. Gorgie Rula po, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Gorgie Rula. Sa kaugnay pa rin po sa Balitang Olympics, nagpaabot si Senator Christopher Bongo ng buong suporta para sa mga atletang Pinoy na kalahok sa Paris Olympics, ganun din ang nangangarap na maging future champions. Ang kay Senator Go na siya ring chairperson ng Senate Committee on Sports,
Hangad niya ang tagumpay ng bawat atleta at coach ng buong delegasyon ng Pilipinas sa Paris Olympics. Sinabi ni Gon na isa itong malaking rason upang magkaisa para sa bansa. Sa kabila ng mga hamon sa katatagan ng ating mga mamamayan nitong mga nakaraang araw, biktima ho ng kalamidad. Dagdag pa ng senador, hangad at dasal niya na sana ay makasungkit na namang muli ang mga manlalaro ng medalya sa Olympics. Pinaalalahanan pa niya ang mga ito na ang lahat ng tao ay minsan lamang nadaraan, kaya't ang anumang karangalan na maaaring ialay sa bansa ay dapat nating ibigay ngayon. Dagdag detachments naman sa mga barangay ng Datu, Odin, Sinsuat na ginugulo ng mga armadong grupo, inapela sa PNP at militar. RH19, June Dimakutak, June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Sa nagpapatuloy na banta ng mga karahasan sa mga apektadong barangays ng Datu, Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, maliban sa sibilyan, umaapela na rin ang mga beach resort owners sa pamamagitan ni Attorney Ronald Halley D. Torres, chairperson ng Bangsamoro Business Council, na nalulugi na umano sa kanilang mga negosyo dahil sa hindi matigil-tigil na kaguluhan gawa ng mga armadong kalalakihan na muling nagsimula ng pang-atake sa civilian communities nitong July 23 sa Patacostal Barangays ng Kusyong, Badak, Mumpong at Linek at sa dalawang mountainous barangays sa Pulawas at Dulangan kung saan sa dalawang barangays na ito iniulat ng mga barangay chairman na pinagbabaril pa umano ng mga kalalakihan ang kanilang barangay hall at covered court. Nitong araw ng Sabado, nagpatawag ng Municipal Peace and Order Council meeting ang alkalde ng Datu, Odin, Sinsuat Municipality na si Mayor Datu Lester Sinsuat at napakinggan sa nasabing pulong ang iba't ibang collective recommendations at assessments mula sa PNP, AFP at Barangay Chairman. Isa sa mga napagkasunduan bilang rekomendasyon ng lahat at ni Mayor DLS sa araw ng Linggo ay sisikapin nilang pababalikin na ang mga bakwet na umuukupa sa mga classrooms ng Sarilikha National High School at Ambrosa Elementary School bilang tugon sa mandato ng DepEd sa pagbubukas ng klase ngayong araw ng Lunes. Sa pahayag naman mula kay Barangay Kusyong Chairman Datu Jaffer Sinsuat, wala pa man silang pinapayagang magbukas sa mga beach resorts hanggat wala pa umanong go signal mula sa PNP at military na patuloy pa ngayon sa pagsasagawa ng clearing operation sa lugar. Patuloy ring inimbisigahan ng PNP ang kamatayan ng isang Saidaline Mantawil ng Barangay Tapian kung may kaugnayan ba ito sa kaguluhan sa lugar. Sa press conference, may mga tanong ang media sa kung sino-sino at anong grupo ito mga nanggugulo sa barangays. Narito ang tugon ni Datu Odin Sinsuat Municipal Mayor Datu Lester Sinsuat. May kahilingan din mula kay Mayor Datu Lester maliban sa ihahatid ng PNP at military ang mga civilian pabalik sa kanilang barangays. Hiniling din na magdagdag pa ng detachments ng PNP at ng military sa mga barangays affected upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Ang bayan ng Datu Odin Sinsuat ay nahaharap ngayon sa panukalang hahatiin sa tatlong munisipyo na isinusulong ng Barm Parliament sa bisa ng BTA Bill number 190 at 191 na mariin namang tinututulan ng kamp ni Municipal Mayor Datu Lester Sinsuat. Mula sa Bangsamoro Region, Mindanao, ako si RH19, June Dimakutak. This RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Ating pong oras, 2 minuto makalipas sa alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo po ng ating mga balita, higit 19 milyong estudyante naka-enroll para sa school year 2024-2025. Budget ng DPWH sa flood control projects hihimayin ng Kamara.
Bahay ng dating opisyal ng gobyerno ni raid. Dalawang Chinese national arestado. Dating Manila Mayor Isko Moreno nanguna sa mayoralty candidate sa lungsod ng Maynila sa Octa Research Survey. At may-ari ng MT Terra Nova na nagdulot ng oil spill sa Bataan, kakasuhan ng Limay Bataan LGU. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, back to school ng ating mga chikiting, July 29, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga, Pilipinas! Maganda umaga, Pilipinas! Sama na po natin si Miss Grace Castaneda. Alamin muna natin ang kalagayan ng panahon at bakit may mga inuulan daw po sa bahagi ng Cavite. Ma'am Grace, maganda umaga! Umaga din po sa ating lahat. Kanina nga po ang alas 5 ng umaga, nagpalabas po tayo ng thunderstorm advisory kung saan meron po tayo mga pagulan na mararanasan sa Cavite, Bataan, maging sa bahagi din po ng Zambales at Metro Manila, maging sa area din po ng Batangas. So meron nga po tayong chance na itong mga pagulan nito, yung mga biglaan sa mga panandali. Ang pagulan, dulot po yan ng habagat. At kanina man po ang alas 3 yung LPA na minomonitor natin, ay huling namataan sa layang 220 kilometers northeast ng Aparica, Guyana. Nanatili pong mababa yung chance nito na maging bagyo at sa kasalukuyan wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung southwest monsoon o habagat nga po natin magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales at Bataan, and also dito din po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay posible pa rin po yung mga isolated ng mga pag-ulan, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorm. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan, wala na po tayo ng kataas na gale warning, kaya malayang makapalaot yung mga kababayan natin, mga isda, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po. Ma'am Grace, pahabol ng tanong lang po. Yes po. Opo, dyan ho sa bahagi ng Limay Bataan, kamusta ho yung... Sa Pag-asa ho ba, natitrace din po natin yung current ng o yung lakas ng alon ng karagatan dahil may banta ho ng oil spill dyan eh. Gayun din po yung lakas ng hangin. Yes po, dito naman po sa may area ng Bataan and also dito yung sa may area po ng Manila Bay is light to moderate po yung ating lagay po nung alon po dyan, mm-hmm, o nung karagatan po natin dyan. Opo, so sa ngayong hapon naman po dito sa atin sa Metro Manila at bandang Cavite, may aasahan pa rin po tayong mga pag-ulan, epekto naman ng habagat pa rin po o localized thunderstorm. Yes po, yung dahil po yung habagat natin is prevailing pa rin po siya dito sa western section ng Luzon, and expect pa rin po natin na magiging mataas pa rin nga po yung chance ng mga isolated po ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon kasama ng Apulzan yung Metro Manila. Alright, maraming salamat po, Ma'am Grace. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Si Ma'am Grace Castaneda ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! O kaya sa mga nagtatanong ho sa atin, ano, Raquel Tamayo, Fernan Estebar, good morning. Jason Gomez, dyan ho sa bahagi ng Cavite, General Trias, Ternate, Tanza, Cavite, nakararanas ng malalakas na pag-ulan ngayon dahil epekto po yan ng thunderstorm advisory na inilabas ho ng Pag-asa ngayong alas 5. So expect natin 2 hanggang 3 oras ay magpe-prevail ito hong weather system na ito dyan ho sa bahagi ng Cavite at nabanggit na iba pang mga lugar. Kaya ingat-ingat ho, magdala ho ng payong, lalo na ho sa mga bata upang hindi magkasakit. Walong minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, nagbabala si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR spokesperson Nazario Birguera sa posibilidad na maapektuhan ang kabahayan ng kabuhayan ng libo-libong mga mangingisda sakaling magpatupad ng fishing ban sa mga lugar na apektado ng oil spill mula sa lumbog na MT Terra Nova sa Bataan.
Ayon kay Brigera, magkakasasila ng pagsusuri ng sa mga isda at sa ngayon kailangan pang kolektahin ng mga impormasyon kung kailangang magpatupad ng fishing ban. Kasabay nito, panawagan ni Brigera sa mga mangingisda na bantayan ng kanilang paligid upang makita kung kumakalat na ang tumatagas na langis sa kanilang lugar. Una nang sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na posibleng maapektuhan ng oil spill ang Bulacan, Cavite at Pampanga. Umapila naman ang Department of Transportation sa Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang pondo para sa Philippine Coast Guard. Ang kay Transport Secretary Jimmy Bautista, ito'y para makapag-hire ng 4,000 tauhan pa ang PCG. Naniniwala si Bautista na sa pamamagitan nito, makakapag-deploy ang PCG ng 1 tauhan kada kilometro sa coastline ng bansa. Pagbubukas naman ng klase ngayong araw sa lahat ng pampublikong paaralan sa Cordillera Region, handang handa na. RH41, Lakay Romy Gonzalez. Lakay Romy. Sa kabila ng epektong iniwan ng Super Typhoon Karina at habagat, handang handa ng Department of Education Cordillera para sa pagbubukas ngayong araw, Hulyo 29, sa lahat ng pampublikong paaralan sa Cordillera. Maliban sa dalawa na magpapatupad ng full face-to-face classes. At para madangan ang pagkaantala, ipapatupad ang alternative delivery mode sa dalawang paaralan, sa Abukot Integrated School sa Benguet at Elisan Elementary School sa Baguio City. Kaugnay nito, nais iparating na mga opisyal ng DepEd CAR sa pangunguna ni Regional Director Estela Carino ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng stakeholders at partners na nagambag ng kanilang panahon at nagbigay ng tulong para sa isinagawang Brigada Eskwela para matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng mga paaralan sa muling pagbubukas ng klase. Dadalawin ngayong araw ng mga miyembro ng Management and Regional Executive Committees ang ilang paaralan para tiyakin ang maayos na pagbubukas ng klase. Ito si Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Romy Gonzalez. Uy, may mga nagpapatid na mensahe sa atin dito. Eh, si Franz Ka Francisco Salazar, eh, nakapaghatid na ng kanyang apo sa school. Diyan ho sa Santa Maria, Bulacan, ang aga naman. Ano? Eh, sa bagay kasi pagka first day of school, marami naghahanapan pa ng classroom dyan eh. Miss Becky Tezuka, ating suking viewer mula naman sa Japan. At syempre sa mga Ana Dumao ng Pio del Pilar sa Makati City, good morning po. At sa mga nagtatanong kung may pasok ba ngayong araw, eh meron ho. Maliban na lang ho dun sa mga pinagpaliban muna yung pasok sa eskwelahan, epekto ho ng Karina at Habagat at dun sa mga magsususpinde pa dahil sa malalakas ho na pagulan sa kani-kanilang mga lugar ngayong araw. Ibinunyag naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang umano'y mischaracterization ng Chinese Foreign Ministry sa matagumpay na Rory Mission sa Ayungin Shoal noong July 27 sa kabila ng provisional arrangement sa dalawang bansa. Pinabulaanan ng DFA ang mapanlinlang na pahayag ng China na nakapaloob sa provisional agreement ang pagkakaroon ng on-site inspection sa Rory Missions. Binigyan din ni DFA spokesperson Teresita Daza na nananatiling malinaw at pare-pareho ang posisyon ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Kabilang anya dito ang legal na karapatang magsagawa ng regular na aktibidad sa loob ng sariling exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag sa website ng China's Foreign Ministry Affairs, sinabi nito na hindi pinangalan ng o sinabi na ang provisional arrangement ng Pilipinas sa China ay batay sa three-point principled position ng China. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik ho tayo, Pilipinas ang oras, 13 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Araw at may pawis, gumamit ang Shield Mat Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis, ay challenge yun. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong impormasyon. Kasama si Kuya. Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Boy. Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. Naboy, mainit man ang isan, laging dala na kung habang daan, pot-pot-pot! Kasarap nga naman ng pandesal ngayong umaga, lalo pag sinamahan mo ng kape at tsokolate. Sa mga nakapaghatid na ho ng kani-kanilang mga anak sa eskwelahan, mabuti na lang hindi umuulan ho sa inyong mga lugar. Pero sa mga nagtatanong ho sa atin ngayon, kung may pasok ho ba partikular dyan sa malaking bahagi ng Cavite, Tanza, Trece Martires, Naik, General Trias, Rosario, Noveleta, Ternate, Maragondon at Indang. Kung nagtataka po kayo bakit malakas ang ulan yan ho ay dahil sa thunderstorm advisory na inilabas ho ng DOST Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga. Saan nararanasan na po ang malalakas na pagulan, kasama ho dyan ang Bataan, Morong Bataan, Bagak, Mariveles at Limay. Tatagal po yung thunderstorm nang hanggang 2 oras. Samantala, meron din hong nakataas ha, dito ho sa Zambales, Metro Manila at Batangas. Maaari ho natin maranasan ng moderate o katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan hanggang sa susunod na 2 at 3 oras. Kaya ingat-ingat ho, dala ho tayo ng payong at kapote para ho sa mga papasok sa eskwelahan at trabaho. Lori Vic Balaan, magandang umaga. Raymundo Ursabia, good morning po. At kay Mike Reyes, Kaloy Bautista, good morning. Ngayon din kay Jamie Tan, good morning po sa inyo. At ang ating pong oras ay 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas. Balik-balita po tayo, ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na irrationalize ang pagtatalaga ng mga tauhan ng Police Security and Protection Group o PSPG upang matutukan ng mga individual na natukoy bilang high security threats. Kasunod ito ng pag-alis sa 75 PSPG personnel na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Marbil, layo nitong makamit ang akmang rasyon ng isang pulis sa kada 500 tao. Anya sa ngayon na kada isang pulis ay nakatalaga sa 2,000 individual. Una nang sinabi ni PSPG Director Police Brigadier General William Segun na mayroon pang 31 PNP personnel na nakatalaga sa Vice Presidente, habang ang inalis namang 75 ay itinalaga na sa National Capital Region Police Office. Fake news naman ang kumakalat sa social media na huwag munang kumain ng isda dahil sa umano'y may itinapong tubo o tubo sa dagat. Itinapon pong tubo sa dagat mula sa ospital na may Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito ang nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, kasunod ng mga ulat na huwag munang kakain ng isda dahil dito. Kasabay ito ng paghimok ng ehensya sa publiko na manatiling mapagmatsyag. At tiyaking totoo ang isang impormasyon bago i-share sa iba. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sapat naman na puwersa ng pulis ngayong pasukan, tiniyak sa kabila ng nagpapatuloy na search and rescue operations matapos po ang bagyo.
Buong detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, diniyak ng pambansang polisya na sapat ang ipinakalat nitong polis o ipakakalat nitong polis ayon mismong araw ng pagbubukas ng school year 2024 hanggang 2025. Ayon kay BNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, 33,000 ang i-deploy na tauhan para kaayusan ang pagbabalik sa eskwela sa kabila ng naranasang baha dulot ng bagyo sa hanging habagat. Sa katunayan, matapos ang trabaho ng 22,000 polis na nakakalat sa Metro Manila noong Sona, wala o manong payama ito at tuloy-tuloy ang trabaho hanggang sa bumagsak ang malalakas na ulan sa Pulong Balitan sa Campo Crame. Sinabi ni Fajardo na nagpapatuloy rin ang isinasagawa ng PNP na Rescue and Retrieval Operations maging ang pagtulong naman ito sa clearing at relief operations. Pero inatasan pa rin umano ni PNP Chief Police General Romero Francisco Marville ang kanilang mga tauhang magpatrolya sa mga paaralan, patayan ang mga puntahan ng estudyante at magtayo ng assistant desk sa mga napanggit na area. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. So, magde-deploy lang po tayo. Ngayong Lunes ang start po ng mga eskwela po dyan. Ang instruction po ng ating GPNP to make sure na yung mga identified po natin na mga lugar na pinupuntahan po ng ating mga guho, ng ating mga estudyante ay mabantayan po at masikyo yung ating mga estudyante, lalo yung papasok at papalabas po sila ng mga kanita nilang eskwela. Ang PNP Police Colonel Jean Fajardo. Mula sa Campo Crame, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DJH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH52, Edniel Parrosa. Antabayanan pa po natin ang ilan pang reports mula sa ating RH reporters. Samantala, pinabulaanan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kumakalat na memorandum na naglalaman ng direktiba sa mga local government units o LGU na agarang isara ang mga pogo sa kanilang mga lugar sa unang linggo ng Agosto ngayong taon. Ang kay PAGCOR Offshore Gaming Licensing Department Head Jessa Fernandez, tanging gawing basehan lamang sa mga impormasyon na mula sa kanilang official email address at tauhan. Pinatitiyak pa ni Fernandez na agarang ipababatid ng PAGCOR ang anumang development sa publiko ukol sa mandato ng Pangulo na total ban sa pogo. Sa nasabing memorandum pinahihinto o pekeng memorandum, pinahihinto na po yung mga pogo hanggang sa unang linggo ng Agosto. Pero taliwas ho yan sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron na lamang hanggang katapusan ng taong ito para mag-operate ang lahat ng pogo, illegal man o legal. Kaya sabi ho ng PAGCOR, ang kumakalat na memorandum na yan ay fake news. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot sa 83% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila sa pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo sa bansa. Batay ito sa pinakahuling Okta Research Survey sa 1,200 respondents kung saan mayorya sa mga Pilipino ang sumagot ng oo. Oo, gusto naming pagbawal na, total ban ang Pogo sa bansa. Habang 12% naman ang sumagot ng hindi, hindi sila sang-ayon. Gusto pa rin nilang ituloy ang gambling sa bansa. 5% naman ang nagsabing hindi sapat ang kanilang kaalaman upang magbigay ng opinyon ukol sa nasabing issue. 27 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Marami hong nagtatanong ha, kung may pasok ho ba ngayong umaga. So far habang wala pa hong anunsyo mula ho sa inyong mga LGU, meron. Lalo na ho sa Cavite na nagtatanong, meron pa po. Ano, dahil wala namang anunsyo mula sa local government at ang nararanas sa malakas ng pag-ulan ay maaari lamang tumagal ng 2-3 oras. Pero syempre, pagpasok pa lang sa eskwelahan, pahirapan na to para sa mga estudyante yung malakas na pag-ulan na yun. Presyo naman ng itlog tumaas na ng 30 pesos kada tray. Kala ko ba wala magiging pagtaas muna ng itlog dahil tumaas na. Yan daw po ay matapos manalasa ang bagyong Karina at Habagat at inaasahan pang sisipa ng 10 piso hanggang 20 piso ngayong pasukan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle.
Yuel, lalo pang ang sumipa ang presyo ng itlog sa mga palengke matapos humagupit ang bagyong Karina at Abagat. Dito sa Maricaban Public Market sa Pasay, tumaas ng 30 pesos o sa 280 pesos ang kada tray ng pinakamahal na itlog mula sa dating 250 pesos. Mabibili naman ang pinakamura sa 200 pesos kada tray, pero dati lang yang nasa 185 hanggang 190 pesos bago manalasa ang super typhoon. 8 pesos na ang kada piraso ng pinakamura na dating 7 pesos habang 9 na ang pinakamahal. Kada piraso yan mula sa dating 8 pesos. Paliwanag ng mga nagtitinda rito, kulang o mahina raw yung produksyon ng itlog. Dahil sa tag-ulan at nagmahal na patuka kaya sumisirit pa rin daw yung presyuhan. Pero kapit pa dahil asahan na raw na sisipa pa yan ng 10 piso hanggang 20 pesos ang kada tray ng itlog ngayong umarangkada na ang pasukan dahil sa mataas na demand. Una namang sinabi ng Philippine Egg Board Association na maraming itlog ang nasira matapos pasukin ng malawak ang pagbaha ang mga bodega sa National Capital Region. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle Ricofort. Ulitin ko lamang ho, no, itong advisory ng Department of Education, pinakahuling ulat. Ano ho? Higit sa 200 eskwelahan ho sa National Capital Region o NCR, particularly 225 schools po ang magpapaliban muna ng pagbubukas ng klase ngayong araw. 95 po sa Region 1, 452 sa Region 3, 66 naman o 67 na sa Region 4A at 4 sa Region 12. Yan po ay may kabuang 842 eskwelahan na magpo-postpone po muna ng pasok sa eskwelahan po ngayong araw. Epekto po yan ng pananalasa pa rin ho ng bagyong Karina na pinalakas ho ang habagat. Kaya ingat-ingat ho sa mga nagtatanong kung may pasok ngayong araw, mas maigi po na makibalita ho ano sa inyong mga school held o school heads o di kaya naman ay sa inyo po mga LGU, at yan din po ay ating inaantabayanan para sa iba pang mga anunsyo ng walang pasok ngayong araw. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Dang umaga, Pilipinas! Sa mga nag-aantabay sa ating Mas Malakas promo, ang ating Malakas agent si RH6 Sherwin Alfaro ay naglilibot dyan sa Barangay Tanza, Navotas, sa Navota City. Kaya lakasan nyo na po ang inyong radyo sa nanandyan sa Barangay Tanza, Navota City. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa linya na rin ho natin si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, maganda umaga po. Si Yuel Reyes po ito. Babalikan po natin yung ating linya kay Ms. Dana Sandoval. Yan po ay may ilan tayong mga katanungan, no? Lalo na dun sa Pogo. Kung ano ang gagawin na pagpapadeport sa mga libo-libong mga dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo, paano ba ang kanilang magiging sistema dito? Agaran bang isususpindihin yung kanilang working visa permit? Balikan na natin Ms. Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito. Good morning. Good morning po sa inyo. Good morning, ma'am. Umpisahan ko na po. Paano po? Paano yung magiging sistema natin, Ma'am Dana? Lalo na ho, meron tayong hanggang katapusan ng taon dun sa binanggit ng ating Pangulo sa total Pogo ban. Paano po yung magiging sistema sa pagpapadeport sa mga foreign nationals? Yes, well, kagaya po nung nabanggit po ng ating Pangulo doon sa State of the Nation address, meron pong panahon upang mag-wind down ng mga companies that are licensed POGOs or IGLs.
sa kanilang winding down po, requirement doon sa mga kumpanya na i-file ang downgrading ng kanilang mga foreign nationals. Meaning po, yung mga nagtatrabaho sa kanila na foreigner, kailangan po eh parang isurrender na nila yung kanilang visa and leave the country after the filing po. So kinakailangan po gawin nila yan during the dissolution period ng kanilang kumpanya. Kapag ka nagkaroon po ng violation, halimbawa, hindi po umalis yung foreign national sa bansa within the set period of time, diyan na po tayo mag-i-initiate ng deportation proceeding. Nasa ilang foreign nationals po yung pinag-uusapan po natin dito, Ma'am Dana? Well, we're looking at around 20,000 foreign nationals of various nationalities po. Ano. Mm-hmm. Although karamihan po Chinese nationals, but there are also other nationalities po that are working in these online gaming hubs. At hanggang kailan ho yung, tama po, hanggang katapusan ng taon din po yung ibinibigay din po natin sa kanila na palugit para umalis ng bansa? Kasama po yon dun sa dissolution ng kanilang company, habang nag-wind down na po ang kumpanya, kailangan nagpa-file na rin po ng pag-alis itong mga foreign nationals. So talagang joint ano to, Ma'am Dana, no? Joint effort ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lamang ng Bureau of Immigration, kundi lalo na ng PAGCORT at ng iba pang mga ahensya. Yes po, we're expecting siguro din sa mga susunod na buwan po, unti-unti pong aalis itong around 20,000 foreign nationals na ito. Doon naman po sa mga paliparan natin, hindi naman po tayo nag-expect na talagang mapuno masyado. Mm-hmm. Kasi malamang po ay distributed naman yung pag-alis nila sa mga susunod po na buwan. Meron na po ba tayong by batches na natukoy po sa ngayon kung ilan yung mga unang aalis? We would have to get po the data from our records, pero sa tingin po natin meron na pong mga nauna na umalis right after the pronouncement na ititigil na po itong ganitong uri ng kumpanya or mga companies in the Philippines. Meron po bang maaaring panagutan, Ma'am Dana, yung mga halimbawa, yung mga may-ari ng mga kumpanyang ito na hindi isusuko, ika nga, o hindi isasama yung kanilang empleyado para maipa-deport? Inaaral po natin yan, pero posible po talaga nating kasuhan ng harboring illegal aliens kasi yun. Kung wala na po ang kumpanya, wala na po yung opisina, wala na pong permit at nagtatrabaho pa doon, o kaya hindi nila inasikaso yung pag-alis ng mga foreign nationals na sila ang nagpetition dito sa bansa. Then yun ay tinuturing natin na harboring illegal alien. Harboring illegal alien. At Ma'am Dana, may mga nagtatanong po sa atin dito, paano daw po kung yung foreign national, halimbawa isang Chinese national, possible po ba na meron pa siyang ibang working permit maliban sa pagtatrabaho sa POGO? O makahanap ng ibang rason para magstay pa dito sa Pilipinas? Wala na po. Kapag foreign national po from the online gaming companies ay ready, kailangan niya na pong umalis ng bansa. No other option but to leave the country. Yun. Yan ang direktahang sagot, Ma'am Dana, no, na talagang walang ibang choice yung foreign national na yun kundi umalis at hindi siya pwedeng itago ng kanyang employer dahil kung talagang nalusaw na yung kumpanya, kakasuhan ng tama, no, harboring, Ma'am Dana. Yes, hindi po siya pwedeng lumipat ng ibang kumpanya. Yun. Kaya po mag... Yes, go ahead po, Ma'am Dana. Yes po, related po dyan, nag-request na po ng pagpupulong si Commissioner Tansinko with other visa-issuing agencies kasi hindi lang po also other government agencies that issue visas upang maipaalam po sa kanila itong procedure. Medyo nagpuputol-putol lamang po yung ating linya, Ma'am Dana. Try po natin ulit, Ma'am Dana. Hello. Ayan, go ahead po. Go ahead po, Ma'am Dana. Medyo nagpuputol-putol lamang po ng konti yung ating linya.
Alright, sinusubukan nating i-reestablish yung ating linya kay Ma'am Dana Sandoval. Pero mahalaga yung sinasabi na ni Miss Dana, no? Na bawal lumipat kung yung foreign worker na yon ay mapa Chinese man o anumang lahi, hindi siya pwedeng lumipat ng ibang trabaho kung siya ay nagtatrabaho sa Pogo dahil yun lamang yung ibinigay sa kanyang permit. At meron na lamang tayong hanggang katapusan ng taon, no, para mapauwi itong mga to. Ma'am Dana. Yes, good morning. Good morning, ma'am. Opo, nagpuputol lang po tayo ng linya. So I was saying, ma'am, kayo nagpalabas na po ng direktiba. Hello? Yes, ma'am. Go ahead po. Yes. Opo, nag-coordinate na po muli si Commissioner Tantinco sa ibang visa issuing entities because it's not just the Bureau of Immigration po ang nag-i-issue ng visas sa mga foreign nationals. There are also other government agencies po na nag-i-issue ng visa sa mga dayuhan. Kaya nakipag-coordinate na po siya upang magkaroon po ng pagpupulong at ma-harmonize po yung actions for online gaming company workers. Alright. Ma'am Dana, pahabol na tanong lamang po. Buti malinaw tayo dun sa Pogo. Pero isa pa pong may kaugnayan dito rin sa Pogo, Ma'am Dana. Tama po ba ni-raid yung may ni-raid na bahay sa Tuba Benguet? May ilang Chinese national din po na naaresto at ito po ay bahay ni dating opisyal particular po kay Harry Roque. Tayong natatanggap na official information or communication as to the ownership of the residence. Mm-hmm. Ito po kasi ay nagsimula doon sa information from the PAOK about a target Chinese woman na allegedly po ay nanggaling doon sa raid nila sa Bamban, Tarlac. Ngayon po, sinundan po ito ng ating mga operatiba at natuntun po yung location ng individual na yon in Tuba, Benguet. Ngunit pagdating po doon ng ating operatives, wala po doon yung subject but there were two other foreign nationals na nakita po doon, isang Chinese woman at isang nagpakilala po na Cambodian na nakitaan din po ng immigration violation. So wala pa po doon, ma'am, yung sinasabi pong galing doon sa Bamban na sinusundan nyo rin po, na nasundan. Yes. Wala po siya doon sa area, kaya ang tinitingnan po natin, baharing itong dalawang ito ay may kaugnayan sa kanila. Kasi nakita natin, lalo yung isa, overstaying na po since 2020. So sobrang tagal na po nagtatago. So mukhang may connivance din po sa kanila at doon sa hinahabol na babaeng Chinese na related po doon sa Pogo Company. Alright. Ma'am Dana, makikibalita po kami. For sure, meron po kayong follow-up operation doon po sa hinahanap pa nating foreign national na nakatakas sa Bamban at sana makapagturo rin sa atin ng iba't iba pang mga lead. Yes po. Makakaasa po kayo na i-update po namin kayo tungkol sa mga developments po ng kasong ito. Ma'am Dana Sandoval, maraming salamat po at magandang umaga po. Salamat po and good morning. Good morning po, Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Maganda umaga, Pilipinas! 47 minuto makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas! Makibalita na tayo, back to school dyan sa P. Gomez Elementary School na sinalubong daw po ng pag-uulan ng ating mga estudyante dyan. RH29, Boy Gonzales, Boy! Ayun, sinalubong nga ng ulan itong mga estudyante dito sa P. Gomez Elementary School dito sa Pogo sa Manila. Ang unang mag
dumating dito yung mga grade 6 at mamaya ay yung iba madalas umuulan ngayon at sila muna yung mag kasagawa ng flag raising ceremony at mamaya makakausap natin yung principal na si Principal Wilfredo Remilio ang nang Pi Gomez at para malaman natin may mga problema ng mga ilang kwarto lamang sa walang supply na kuryente. Binaha dito ng ilang lugar ila itong loob ng Pi Gomez Elementary School. Ito si Boy Dosales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, 29 Boy Gonzales. Ingat-ingat ho sa ating mga papasok pa lang sa eskwelahan. Samantala, overloading naman ng mga sasakyang ginagamit bilang school service. Pinatututukan, RH5, Val Gonzales. Val. Yewel, inatasan nila ang Transportation Office Chief, Assistant Secretary, Attorney Bigor Mendoza II, ang lahat ng mga regional directors at district offices ng ahensya na tiyaking walang tricycle o anumang sasakyan na magsasakay ng sobra si tinakdang pasahero, lalo ng mga estudyante. Utos si Tony Mendoza para masigurong ligtas sa mga estudyante sa pagpasok ngayong unang araw ng eskwela. Sa direktiba ni Mendoza, kailangan magipag-coordinate ang kanilang mga personnel sa bawat lokal na pamahalaan para sa assistance na may bibigay sa mga estudyante, guro at iba pang mga school personnel. Pinatututukan din ang opisyal ang roadworthiness ng mga sasakyang bibiyahe sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga tauhan ng LTFRB. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang inihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ito na ang nagbabalik na Mas Malakas sa Kalsada promo na sa barangay o Barangay Tanza, Navota City. Si RH6 Sherwin Alfaro, Sherwin. Yes, oh, Kuya Yuen. Kuya Yuen, dito sa Tanza, Navota. Although, pumupa na yung baha. Yan, no, ito, nilabasan nila kasi wala, nadami siya ng baha. Patuloy pa rin yung paglilinis sa ating mga kababayan lalo na dyan sa may bahagi ng Malabon at Nabotas na paalala lang po napakaraming tambak ng basura na kailangan panghakutin ng ating mga basurero dito sa may area ng Pulong Duhat hanggang sa pagpasok dito sa may Tansa Carville hanggang dito sa dulong bahagi ng Tansa sa may reclamation sa pabahay. Ay, magandang umaga. Ito na, siya po natin na naka-tune in sa DZRH. Tatay, pangalan niyo po? Norberto Espino. Tatay Norberto. Tatay Norberto, palagi ka na nakikinig sa DZRH. Opo. At sino pa rin kumakaraw sa umaga? Angelo Palmone. Si Angelo Palmone. Siyempre, kasama rin si Yuel Reyes. Meron kang 1,000 pesos. Yan, meron kang 1,000. Pag ito may 1,000, tinigtubo ka agad. Yun. Yan, o. Isang libo. Tapos siyempre, meron ka pang grocery bag ng DZRH at meron kayong t-shirt. Magtapatid kayo. Opo. Palagi kayo nakasunin sa DZRH. Kasi natanong natin kanina, Yuel, itong kapatid ni brother, ni Kuya, pangalan niyo ulit? Norberto. Kuya Norberto, na nakikinig sila sa DZRH sa magkapatid dito sa kalantahan sa may pabahay. Saktong-sakto, di ba? Na para sa inyo talaga itong dalaho namin na grocery. Alam namin na kailangan nyo to sa mga panahon na to dahil kayo nasa lanta. Diba, hanggang saan po yung tubig bahagit sa inyo? Hanggang saan? Ayun. Malalim. Hanggang tuhod. Mm-hmm. Hanggang tuhod din ang bahay nila. Kaya naman, kami po yung nagpapaabot ng aming pasasalamat sa inyo patuloy na pagtutok sa DZRH. Salamat po, DZRH. At kahit pa paano, nagkita-kita tayo at narating namin kayo ng kahit ako kaunti na mapagsasaluhan. Ito po para sa inyong lahat. Marami po salamat sa DZRH po. At maraming salamat din po sa inyo at kami po yung kaagapay po ninyo sa patuloy na pagsusulong lalo na dito sa kanatapos na trahedya ng baha dito sa Nabotas. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH.
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na po mga kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Hanggang bukas po muli. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Ingat-ingat ho sa lahat ng mga papasok sa eskwela, back to school. Muli po ito si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 sa Tang ACS Balita. Pilipinas ang oras, alas 6 ng umaga.